Hello guys, welcome back to JL Studio, also known as J&J Photography Vlog. Sa episode na ito, pag-uusapan natin paano ko inedit yung photos ng mami ko on her 65th birthday. So, dito, na-import ko na yung files sa Lightroom. Pero in case you don't know or hindi pa kayo familiar sa pag-i-edit sa Lightroom, yan, papakita ko rin sa inyo how to import the files. So una, once nasa PC na ninyo yung files, you can go to library tab sa taas, and then we have the import dialog box. Yan. Then pwede niyo buksan yung folder kung saan nandun yung files na i-edit niyo, and then idadrag niyo lang siya. So once you hit okay or import, makikita niyo na siya dito. Then pili tayo ng isa munang photo na i-edit natin. I think ang gusto niya itong last shot eh. So, let's pick one. Hit letter P. So, magkakaroon siya ng flag. And sabi niya, flag as pick. So, nakamark na yung picture ninyo na i-edit. So, simulan natin sa pag-clear ng background. Kasi I was planning to make it white eh. So, punta tayo sa develop tab. Then, dito, meron na akong preset brushes. Is if you go to the brush adjustment brush icon here, pag kinlik mo siya, yan, lalabas yung iba't ibang brush effects. Meron ako ditong preset na tinawag kong white background. Yan. Marami siya, so I have to scroll down. Yan, white background. So ano ba yung ginagawa ng white background? Yan, medyo binabawasan yung temperature para ma-sure na pure white siya. Minsan kahit i-bloom mo siya, hindi naman matapang yung blue eh. So, pwede mo siyang isagad, pwede mong timplahin. And as you can see, exposure is plus 4. Kung hindi enough yan at meron dark na singit dun sa background nyo, pwede nyo yung i-layer yan. Pwede pang dagdagan ng brush strokes. Pero let's start with one layer muna. Contrast is down to minus 100. Shadows up ng 100. Yan. Clarity is down kasi gusto natin maging flat white yung background. Yan. Other settings, you don't need much here. Yan. So, tignan muna natin yung effect niya once I rub the brush. Yan. Pag walang masyadong nangyayari or pumupula siya, ibig sabihin, naka-overlay ka. Yung effect ng brush, pinapakita nung pula na yan. So, hit O, it will remove the red. So, makikita mo na yung actual effect niya na pumuputi siya. Yan. Yung pula na yan, naka-indicate lang na nandoon yung effect. Yung palang inatamaan ng brush. Okay, in case na sumobra yung pag-brush nyo, don't worry, pwede nating burahin yan. Hold down Alt. Yan. Pwede nating tanggalin yung effect ng brush dun sa area na yon. Magiging minus sign siya. Pag hinold down mo yung Alt and then ginalaw mo yung brush. Now, to prevent that from happening in the first place, hold down Control key while brushing away the darker parts ng background. Yan. Pag napunta ka sa gilid, automatically imamask niya yun. Hindi niya tatamaan yung subject niyo. So, hold down Control pag malapit na sa gilid. Yan. Nai-enable niya yung auto mask feature using the Control key. So, once you're satisfied with your white background, I'll try to crop the image muna. Dito tayo sa crop tool. When you hit O, makikita nyo yung iba't ibang overlay. Lock muna natin yung aspect niya sa original. Yan, hit the lock icon. Pwede na siyang i-lock sa aspect ratio ng original na kinuha nyo. So, hindi siya mababago. Yan. Sa portraits, gusto kong gamitin tong golden ratio. So, ito yung parang rule of thirds na
mas malapit siya sa gitna yung intersecting lines kumpara sa ordinary na rule of thirds. Ito yung ordinary na rule of thirds. Ito yung golden ratio. Yan. Usually, tinatapat ko siya sa mata. It's very useful kapag marami kang photos na i-edit, like ID pictures na kailangan pare-pareho. So, para hindi mag-iba-iba yung cropping nyo, try this. Itapat sa mata yung dalawang intersecting lines. So, magiging uniform yung pagkakakrop niya. Hindi ka mangangapa palagi. And then, nakalock yung aspect ratio para pare-pareha siya. Kung square man siya, kung 5x7, if you're planning to print it, ito naman yung ginagamit kong aspect ratio, 5x7, para sa 5R size. Ayan. So, let's say, okay na yung ganyan. White na yung background, satisfied na ako dyan. We can now edit the photo using presets. E dito sa kaliwa, may presets tayo. Under user presets, dito mapupunta yung in-import nyo or dinesign ninyo na presets. So, let's have a look at some of these. And since I'm planning to make a composite, titignan din natin yung kulay nung gagamitin nating material. So ito yung balloons na i-add natin. Meron siyang pink and teal. So tignan natin kung babagay yung orange and teal preset. Okay, if you're satisfied with the looks, so mag-a-adjust na lang tayo. This preset includes -5 na texture. So, mababawasan yung blemishes. And then, meron din siyang included na sharpening na tinatarget niya lang yung mga edges. Ngayon, as I see it, meron pa tayong mga dark parts. Pwede tayong mag-boost ng shadows. Kasi white yung background, ibabagay din natin yung exposure ng subject sa white background. So, medyo mataas yung exposure natin para hindi magmukhang madilim or maitim yung subject natin. Then we can also add a quick adjustment brush dito. You can do dodge or lighten. In my case, meron akong ginawang mga presets na skin brightener, skin denoise. Gusto ko yung sharp ngayon, try natin to. So we're going to add a new layer of adjustment brush. We're going to sharpen and brighten her eyes. Okay. Actually, safe tong presets na ginawa ko. Hindi ko naman siya binibenta, no? Hindi pa naman siya for sale. Pero, safe siya na ihagod mo sa lahat, sa buong muka. Hindi siya magkakaroon ng adverse effects. Lalo na kung yung brush mo ay hindi naman matapang. Dito sa underbrush, pwede mong bawasan yung flow, tsaka yung density. Although naka 100 na siya, hindi naman niya sinisira yung image. So, let's say satisfied na tayo dyan. Although, meron pa akong mga fixes na gagawin. Like this. Clone natin yung mga hindi naman dapat nando doon. Okay. Let's zoom in. Okay, tuloy tayo guys. I have finally decided na medyo luwagan yung crop. Dahil lalagyan pa naman natin siya ng background tsaka ng balloons. So, eto na siya. I have lightened the shadows a little bit. Tapos, naglagay ako ng positive vignette para maging light yung mga gilid. So, sure na tayo na white yung background na i-brush ng maigi. Yan. Let's say you're satisfied with your edit. Siguro meron pa akong ibang gagawin dyan, pero for the sake of the tutorial, we will jump into the next part, which is compositing. So, mag-a-add na tayo. Merong two ways akong papakita sa inyo. Yung isa, madali lang. Anyone has access to it. It's a free online editing tool called Canva. Okay. To access Canva, pupunta lang tayo sa canva.com. As you can see, you can sign up with Facebook. Tapos, once naka-sign in na kayo, you can create a design. Yan, pakita ko lang sa inyo. Pwede kayong pumili kung ano yung gagawin nyo. Card, poster, logo, video, and so on. Yan. So, tinry ko yung card kanina and I have chosen a background already. So, once you have chosen your design template, tapos meron na kayong piniling background dito sa left side. Yan, ito yung pinili kong background. It's free. Yan. So, magiging ganyan yung itsura ng template. And then, you can drag objects onto it.
pwede kang pumunta sa uploads. You can add your image, your own image. Nandito na siya, na-upload ko na kanina. And then, I just clicked on it. So, actually, you don't have to drag. Just click it. Then, lalabas na siya rito. You can also press Ctrl-Z to undo it kung hindi pala yun yung pipiliin mo. So, ito na yung pinaka-template natin. All we have to do is export the image you're editing sa Lightroom. Tapos, i-upload na natin siya dito para mailagay na natin siya sa gitna. Balik tayo sa Lightroom. Ctrl-Shift-E. That will give you the export dialog box. Then, let's choose the folder kung saan natin siya isa-save. Okay, gawa ko na lang siya ng folder. Then, okay, sa ibang pagkakataon, pwede rin natin pag-usapan yung mga settings dito. Pero just for the sake of simplicity. So after exporting, papakita ko na sa inyo paano siya insert sa Canva. And there's another way to edit it in Photoshop. So pwede rin natin tingnan yan, silipin natin kahit mabilis lang. Okay, so this is going to be the final part. Ready na tayong i-upload sa Canva yung na-edit natin na photo. So, nandito na tayo sa uploads. Pwede natin siyang i-drag and drop. So, in-upload niya na agad. Then once it's finished, mawawala na yung bar na yun. Hintayin lang natin siya. We can click on it and voila! Nandito na si Mommy. At pwede na natin siyang i-resize. Pwede nang i-order. So pwede natin siya ilagay behind the balloons. Siguro, para hindi makat yung balloons. And i-blend in lang natin siya ng sakto lang. Okay. So, ito yung balloons natin. Position natin. Forward. Yan. Click natin yung kaliwang balloons. Position. Forward. Takpan natin yung unan. Kasi actually, nakalimutan lang namin na tanggalin yung unan. Yan. Dapat pure white background siya. Then, mas maganda rin siguro kung pure white na rin yung background. Kung ayaw nyo may nakikitang mga borders na ito kasi pure white yung main image. Then, yung background ng Canva ay hindi siya ganun kaputi. Meron siyang texture. So, nasa sa inyo yun. If you want to customize your design, syempre, nasa taste ninyo. And you can add more elements para to make it more sophisticated, more realistic, ganun. You can also match some settings here like transparency if you need to make something a little or you know a little transparent, mga ganyan. So, nasa sa inyo rin po. Okay. It's easy to explore, actually a very easy tool to learn. Hindi na nga kailangan ng tutorial sa Canva. Yung kasunod, yung Photoshop, yun ang mabigat. So, we're going to dive into Photoshop in the next episode. So, abangan nyo na lang. So, ito ngayon yung almost final na na-image. Yung text, very intuitive din mag-edit sa Canva. So, kung nagsisimula pa lang kayo, wala kayong Photoshop or editing software, yeah. You can use your PC or yung Canva mobile app. Marami na rin free feature siya, kahit hindi nyo gawing pro version. Pero, I encourage you, if you can, just pay for the pro version. Yeah, you can check this out. And, see if it will work for you. Maraming gumagamit ng Canva. Yung mga hindi marunong mag-Photoshop, pwede kayong mag-design ng sarili niyong text. Pwede kayong kumuha sa mga templates. As you can see sa left side, nandiyan na yung mga tools natin. May mga free photos din na pwede ninyong gamitin na walang copyright. So, hindi kayo marereklamo na kinuha niyo yung photos na walang paalam. Lalo na yung mga free dito. Magagamit niyo yan. Or if you pay for the full version or pro version, makukuha niyo rin yung mga ibang photos dito. Okay, so far satisfied na ako. All I have to do is download this image. Yeah, it's supposed to be a quick peep into how you can make your photos better instead of just a quick snapshot na nag-picture ka, in-upload mo ka agad. You know, give it some love and give it some work. Kaya nyo rin to, guys. Madali lang. So, yung Lightroom actually, hindi siya totally kailangan eh. Kung mai-expose nyo properly yung photo,
within the camera at meron kayong additional light na nilagay sa backdrop para maging puting-puti siya. Kung dalawa yung flash nyo or meron kayong powerful light na kahit na ordinaryong ilaw lang, basta powerful enough siya na ma-adjust mo para maging white yung background. Tututok mo yun sa background, sa backdrop na white. So magiging pure white siya. And konting adjustment na lang sa normal na editing software like Google Photos or even mobile apps, kaya nyo na siyang i-lighten. So, yung kung nagawa natin yon, hindi na tayo magla-lightroom at magka-canva na lang tayo, kaya rin yung ganitong result. So, finally, you can see here the arrow pointing down. Click natin to. Then click the options. Madalas nakakalimutan ko naka-PDF siya in default. Pero of course, we need the JPEG. Pwede rin PNG if you prefer. Yung size niya, ma-adjust mo rin. Kasi hindi na siya kagaya ng dati na nag-JPEG ako, wala namang nakalagay na small size. And nada-download ko siya ng malalaki ring size. So let's check this out kung anong size nitong file na to. So dinownload natin, 2.35 MB. Okay, low res pero malaki yung file size. Okay, 32 yung bit depth. So sa akin okay na to pang social media. Kasi Canva free tool lang siya. So yan, ito yung result nakikita nyo na. Yan, sharp pa rin siya. Kahit na hindi siya ganun kalaki yung resolution. Pang cellphone, social media, walang problema. And there's another way to edit it in Photoshop. So pwede rin nating tingnan yan, silipin natin kahit mabilis lang. I just gave you an idea how to begin editing your photos quickly na hindi mo kailang mag-aral ng advanced kaagad. Kasi nakaka-discourage yun eh. Kapag pinag-aralan mo agad yung mga advanced na napanood mo agad yung mga tinuturo ng professional. Ayan, stick to beginners muna tayo. Ayan. Then, once nasanay na natin yung mga basic tools na yan, we can learn more advanced tools. So, salamat nga pala sa panonood nyo and thank you for joining me in my photography journey. Share your experience as well. Share any apps or software na paborito nyong gamitin. Yung mga free dyan, yung mga pwede nyong i-access anytime ng libre. Yan. Sa mga mobile phones, ano ba yung apps na ginagamit nyo sa pag-i-edit? Yan. Gumamit na ba kayo ng Canva? Or sanay na ba kayo sa Photoshop? Yan. Just give your comments kung ano pa yung better or even easier way. Yan. Para ma-edit yung photos na ganito. Yan. With only a few layers. Don't forget to click subscribe and like. Then, share this video dun sa mga kakilala ninyo na gusto rin matuto ng basic photo editing. Hanggang dyan na lang. Salamat ulit. See you in the next video.